ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang sakit? Kaibigan sa kalusugan, naiibang pamamaraan upang matulungang labanan ang iyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Family Edition. Magandang umaga mga kaibigan, ito po ang Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ito po ang isang oras ng talakayan upang matulungan kayo maging mas malusog at mas masigla sa inyong pang-araw-araw na ginagawa. Ako po ang inyong lingkod, si Kuya Francis, kasama ngayon si Ate May, Ate Ann at Kuya Matt. Pakilala tayo sa ating mga listeners dahil sobrang ganda ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Oh, tama ka Kuya Francis, no? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga listener at ang tumatangkilid sa ating programa ngayong umaga. Samahan niyo po kami ulit sa isang oras nating talakayan dito sa Kaibigan sa Kalusugan Family Edition. Good morning po sa lahat po ng ating mga listeners at sa ating po mga viewers sa ating Facebook Live at ganyan din po. Samahan niyo po kami sa ating programa Kaibigan sa Kalusugan Family Edition at sigurado po marami po tayong matututunan ngayong araw na ito. Good morning po sa lahat na nakikinig sa ating Family Edition Kaibigan sa Kalusugan. In behalf ho kay Sir Richard Nixon Gomez, ang ating inventor and scientist po, samahan niyo kami na marami kayong matututunan ngayong umaga at tiyak kunin niyo na po yung mga ballpen at papel ninyo dahil po importante ho lahat ng pag-uusapan natin ngayong umaga. Isa pong importante ang kailangan isulat sa inyong papel ay ang numero ni Kuya Matt. I-text niyo po siya kung kayo po ay may mga katanungan. Halimbawa, ano pong dapat tamang gamot para sa inyo? Ano yung tamang pagkain na dapat sa inyo? Ito ang kanyang numero. Ilista niyo po ang kanyang numero at i-save sa inyong cellphone. 09-98-568-8323. Okay po, 09-98-568-8323. Ilista niyo po ang kanyang numero, i-save sa cellphone at i-text niyo po siya. Isulat ang inyong pangalan, tagasan kayo at ano ang inyong karamdaman o di kaya ang inyong katanungan. Maganda ang ating pag-uusapan. In fact, marami tayong matatalakay ng mga sakit dahil ang ating pag-uusapan is yung blood chemistry ng isang tao. Sa mas simpleng salita, titingnan natin kung base sa pagsuri sa dugo ng tao, dito natin makikita yung mga sakit na meron siya. Okay po, and kung kayo po ay halimbawa meron ng blood chem na pinagawa, o di kaya alam niyo po yung inyong blood pressure ay mataas, o mataas po ang asukal ninyo sa dugo, di kaya mataas ang creatinine, mataas ang uric acid, dalhin niyo po ang mga laboratorio ninyo sa ating mga tanggapan. Babasahin natin yan at bibigyan ho namin kayo ng isang libreng check-up, isang free health consultation. Kasama ang inventor ng PiCure, si Mr. Richard Nixon Gomez. Pakinggan niyo po ang kanyang mensahe dahil makikita niyo po siya sa loob ng ating mga tanggapan. Ako po si Richard Gomez sa inyong kaibigan sa kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating palatuntunan, Kaibigan sa Kalusugan Junior Edition. Marami pong natulungan sa pamamagitan ng ating pamamaraan. Sana po'y matulungan din kayo. Ulitin po namin, libre ang konsultasyon, free health consultation. Dalhin niyo po ang lahat ng inyong kakilala na may karamdaman. Habang maaga pa po, bigyan na natin to ng solusyon upang hindi ito lumala at magdala pa, maghakot pa ng mga komplikasyon. Okay, so puntahan na po natin yung ating talakayan, which is yung blood chemistry. So Kuya Matt, pwede mo bang bigyan linaw para sa ating mga listeners kung bakit, kung ano ba ang ating pag-usapan sa umagang to? Pag-uusapan po natin tungkol po sa blood chem o yung mga test sa dugo. Okay. Pero kung minsan naririnig natin merong complete blood test na sinasabi. Pero magkaiba ba yun? Pero hindi totoo yung complete blood test kasi napakaraming components ang dugo na pwedeng suriin. Okay. Kapag ang isang tao nagkakaroon ng karamdaman, unang-unang or initial step na gagawin ay ipapa blood chem yan.
Nandiyan yung papasok yung CBC or yung complete blood count. Uh-huh. Nandiyan maririnig natin yung hemoglobin, hematocrit, red blood cells, etc. So doon na nagkakalituhan. Yes. Yung complete blood count, akala na complete blood test na yun. Mm-mm. Iba pala yun. Iba pa yun. Part lang yun. Okay. Nung human blood. Part lang yun ng human blood. Kasama din dyan yung sa ating sugar, yung fasting blood sugar. And then kung may problema sa kidney, halimbawa, or yung mga suspicious na sakit sa ating bato, yung creatinine, ito test. Okay. True blood yan. Lahat na yan, true blood. So, halimbawa, kukuha ng sampula ng dugo? Itutusukin ng injection? Sa bandang braso? Sa bandang braso. Okay. At marami nang pwedeng itest yan. Galing ah. At kaya natin gusto ipaliwanag ito sa ating mga, lalo na sa ating mga pasyente at sa mga nakikinig sa atin, ano? Dahil baka meron silang mahal sa buhay, nakasama sa bahay, o di kaya kakilala ng mga kaibigan na merong karamdaman na hindi matukoy talaga kung anong sakit yun. Uh-huh. Na para maintindihan nila, kung ano ba yung, kasi usually kapag tayo nagpapa-blood chemistry o nagpupunta tayo sa mga laboratory, so alam lang natin kukuhanan tayo ng dugo. Uh-huh. And then after siguro mga ilang oras or the next day, the following day, merong ibibigay sa ating resulta. Mm-hmm. Tapos usually hindi titingnan lang natin pero hindi natin talaga babasahin. Mm-hmm. Na makikita lang natin doon FBS pero hindi natin naiintindihan yung mga yan. Okay. So ngayong araw na to, ngayong oras na to, ipapaliwanag po namin sa inyo, ihimay natin unti-unti yung mga ibig sabihin nun, na kahit kayo mismo sa sarili nyo, pwede nyong maintindihan na ganito pala, mataas pala yung aking blood sugar. Uh-huh. No, ituturo natin sa inyo yan. Hindi naman ibig sabihin na i-replace natin yung mga doctors ninyo, kundi bibigyan lang natin kayo ng basic knowledge regarding sa mga laboratory. Para mas maintindihan. Ito. Kapag may sinabi yung doktor, mas maintindihan ng ating pasyente. Kung may tanong ko lang, kasi alam ko maraming nagtatanong sa atin ito, kung magkano daw yung magpapa-blood chemistry sa ating mga tanggapan. Napakamura lang po niya, nasa 100 pesos lang po yata. Pero ang mga laboratory results po or test. Yung CBC yun, yung 100. Ginagawa ho yun outside, hindi ho sa mga tanggapan na kaibigan sa kalusugan. Okay. Kumbaga tayo, magbibigay lang ho ang kaibigan sa kalusugan ng request. Kaya kailangan nyo pumunta po mismo sa mga tanggapan natin. Hindi ninyo kailangan na, kumbaga, yung iba kasi, dediretso sa laboratory, sa mga diagnostic center, hindi sila ina-allow na magpagawa kasi walang request. Mm. So sa atin, libre lang yun na binibigay po. Okay. So kailangan na kung may nakikita ng simptomas ng karamdaman, halimbawa, laging nahihilo, o di kaya nawawala ng gana, o di kaya kung ano pang simptomas ng karamdaman, puntahan nila tayo sa ating tanggapan and then sasabihan natin sila ano ang laboratorio na dapat nilang gawin. Okay? Then gagawin nila yun sa labas at babalik sila sa atin. Okay? So simple lang yung proseso. At bago po tayo nagre-recommenda ng gamot para sa inyo, tinitingnan muna natin, binabasa natin yung lab record para malaman natin ano yung tamang gamot, ano yung tamang dosage para sa inyo. Mahirap kasi yung nanghula lamang base sa nararamdaman, sa mga past history pwede. Sa past history, kailangan talaga natin ng scientific evidence. At maganda din yun para may before and after. Halimbawa, kung mataas masyado ang blood sugar mo, kailangan natin ng basehan na yung before and after para malaman natin kung bumababa ba ito hindi. Okay? So, importante po talaga na meron tayong laboratorio na galing sa third party. Kung kayo po ay nagnanais magpakonsulta ng libre, marami po tayong mga tanggapan. Meron tayo sa Nueva Ecija, sa Batangas, sa Bataan, Pampanga, Pangasinan, Olongapo, at marami pa pong iba. I-text nyo lang po kami sa numero na 0998-568-8323. In fact, mamayang umaga, mga alas 8 mag-uumpisa. Diyan ho tayo sa Monumento, Caloocan City. Andiyan lang ho yan sa rotonda ng Monumento. Pakinggan nyo ho ang ating address. Ikaw ba ay may kidney stones? Hinatulan na kailangan magpa-shockwave o kidney operation? Magpunta sa ating free consultation. Sa Monumento, Caloocan, tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghal. Fourth floor, 316 building, EDSA, Monumento, Caloocan. Mula sa rotonda ng Monumento, makikita ang Tropical Hut. Kasunod ang Mercury Drug, PS Bank, City State Savings Bank. Nasa fourth floor ng City State Savings Bank.
Magandang umaga po. Meron po tayong tanggapan sa Monumento Branch every Saturday. Mamaya ho, alas 7, dumiretso na kayo doon. So hanapin nyo po yung kung malapit kayo sa May Navotas, Malabon, Caloocan, dito sa may rotonda ng Monumento. Hanapin nyo po yung Tropical Hat. Kasunod nyan merong Mercury Drugstore at kasunod nyan merong PS Bank at kasunod City State Savings Bank. Nasa City State Savings Bank ho tayo, fourth floor, may elevator ho, gamitin ninyo. Napakarami ng pasyente. Every Saturday po, punong-puno. Standing ovation ng mga pasyente natin. Kaya huwag kayong magpapahuli at huwag kayong darating ng tanghali. Tama yan. Andyan ka mamaya, Ate May. Doon ako. Tsaka si Ate Ann, andyan ka rin mamaya. Okay, makikita niyo sila dyan sa ating Monumento Branch. Kung nalilito pa rin sa ating address, maaari ho magtanong kay Kuya Matt sa kanyang numero 09-98-568-8323. Ilista niyo po yung kanyang numero sa inyong papel, 09-98-568-8323. At para po mas mabilis po ang ating pag-uusap, isama niyo po sa inyong text, pangalan, taga saan, at ano ang inyong kramdaman. Ako po, daan-daan po ang nagtitext dito, libo-libo po ang nagtitext. Kaya dapat magpakilala kung kayo po may katanungan. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. So nasabi natin kanina na mura lang ang mag-CBC. Mga 100 lang ito. Pero depende na yan sa laboratorio. Pero on average, mga 100 pesos lang ito. Anong nakikita dyan, Kuya Matt? Bakit kailangan ng CBC? Kapag pinag-uusapan natin ang complete blood count o yung CBC, nandyan yung pula ng dugo, andyan yung puti ng dugo, at yung platelet. No? Okay. Karamihan kapag ang sakit ay dengue, ay napag-uusapan yung platelet. Sa puntahan natin yung ano, yung sa pula ng dugo, nandiyan po yung papasok po diyan yung hemoglobin, yung hematocrit at yung red blood cells. Okay. So ano ba tong mga dugo, ano ba yung mga component na ito? Ito ang nagbibigay din ng kalusugan sa ating katawan, no? Let's say example lang, no. Kung halimbawa ang ating timbang o ang isang tao, ang timbang niya is 100 pounds. Okay. Yung 2% noon, no, yun yung bigat o yung weight ng kanyang yung weight brain, no? So 2% nung kanyang timbang. Okay. Yun ang weight ng kanyang brain. Pero kahit na ganun kaliit yung brain, yung timbang ng brain, ito ay nagre-require ng gumagamit ng 80% ng oxygen na ini-inhale natin. No? Matakaw sa oxygen. Yes, oo. So imagine, syempre nag-i-inhale tayo segundo. So yung pumapasok na oxygen na yan, yan ay ano, yan yung 80% yan ginagamit ng brain natin. So kaya nga kapag halimbawa mababa ang hemoglobin, no, kasi ito yung hemoglobin, ito yung part ng human blood na nagdadala ng oxygen sa ating brain. So kung mababa ang hemoglobin, ibig sabihin nahihirapan na pumasok yung oxygen sa ating brain. So anong nangyayari sa tao na ganoon? So syempre kapag ganyan, nagiging mahina yan, matamlay. Nahihirapan mag-isip o yung kanyang analytical skills bumababa din. So parang sa ang tawag diyan, parang mapurol yung isip, yes. Nabablangko palagi. Okay. Kaya nga karaniwan kapag talagang kinakapos ng oxygen, no, unang tinatamaan talaga dyan yung brain. No, kapag hindi sufficient yung oxygen na pumapasok sa katawan natin, ang unang tatamaan dyan yung brain. So parang hindi nakakapag-isip ng maayos. Yes. Ganun. So mahirap pala yun, no? At kapag bumababa ang hemoglobin, kasama na dyan yung hematocrit saka yung red blood cells. Okay. Sabay-sabay yan bumababa. Ang normal hemoglobin pala kadalasan sa babae 120, minsan sa lalaki 140 to 180. Pero ito, hindi dapat siya bumaba sa 120 kasi minsan kinoconsider na natin ito na yung low blood, yung sinasabi na anemic daw. Uh-huh. So binibigyan ho yan ng mga medical doctors ng folic acid or para supplement, para madagdagan yung kanilang iron. Mm-hmm. So yun po yung tutulong para mas maganda yung pasok ng mga oxygen sa system natin at saka sa brain natin. Ngunit kadalasan kapag once na, yan nga, pag bumababa, meron ding factor na ito yung parang may mas malalim pa na dahilan. Kasi pag bumababang hemoglobin po, sign din niya na tumataas yung creatinine. Ito yung may mga chronic kidney disease. Pwede din po bumababang hemoglobin, ito yung mga merong cancer. Kasi nga tumataas yung cancer marker nila sa dugo. So may dahilan din po. Kaya importante na makuha yung tamang laboratorio para malaman kung ano nga yung nagpapababa ng dugo ng isang tao. Yun ba yung cancer? Yun ba yung mataas na creatinine? Para mabigyan natin ng tamang
Gamot. Mm-hmm. So delikado ba yung pagkakaroon ng mababang dugo? Delikado ba 'yun? Mm-hmm. Dapat hindi natin isawalang bahala 'yun kasi ang importante 'yan sa atin gaya ng sinabi ni Kuya Matt, kapag laging mababa yung hemoglobin, hematocrit saka red blood cell, ibig sabihin bumabagal yung isip natin sa pag-iisip. Mm-hmm. Tapos nahihirapan na rin yung katawan niyang mag-ano, na nakakaramdam na sila ng panlalata, madaling mapagod. So hindi lang nahihirapan mag-isip, nangihina din yung physical na katawan. Oo. Okay. So ano yung ating nire-recommendang gamot kapag ang isang tao nagpunta sa ating tanggapan? Yan, usually ang binibigay natin lalo na pagka sa part ng dugo ang problema, Moringa Cure Plus. Okay. Ito yung pinaghalong malunggay na sinamahan po ng Picure na galing sa luyang dilaw at siling haba. Ito po ay hindi po bastang luyang dilaw na pinulbos at nilagay sa kapsula. Mm-hmm. Extracted po ito. Ibig sabihin, kinuha lang po yung pinaka-importanting compound na or enzyme na talagang base sa pag-aaral ng maraming doctors and scientists is nakakagaling sa iba't ibang karamdaman. And yung Moringa Cure Plus, kagandahan niyan, ito ay imbensyong Pinoy gawang Pinoy ng dalawang Filipino scientists, si Mr. Richard Nixon Gomez and kanyang anak na si Rigel Gomez. Plus, ito po ay patented sa 126 countries and territories at aprobado pa sa Pilipinas, sa USA, tsaka sa Germany. Mm-hmm. So, biruin nyo po ha, Filipino invention, pero pang world-class quality. Grabe po yan, no? So, bakit yan ang nire-recommenda natin sa tao na mababa ang dugo? Dahil sa mga sangkap niyan, malunggay. Ang malunggay, alam natin, sikat yan na lamang gamot. Mataas yan sa mga bitamina at mga mineral. So kung kayo po ay nangangailangan ng nutrisyon at proteksyon sa inyong katawan, yan po yung inyong gagamitin. Moringa Cure Plus. Available po yan sa ating mga tanggapan. Kaya puntahan nyo na po kami. Marami tayong mga natulungan. Alam ho namin, makakatulong ito para sa inyo. Kuya Matt, maliban sa mababa ang dugo, para saan pa natin ginagamit yung Moringa Cure Plus natin? Sige, ang Moringa Cure Plus din ay pwede sa mga may karamdaman sa lungs, no, yung may karamdaman sa heart, yung, halimbawa may heart enlargement, o yung mga, pwede niyan sa mga may asthma, sa mga may sinusitis or rhinitis. So bale, yung bandang itaas ng ating yes, tawa, from the lungs pataas. Sa mga kababaihan, kasama yung sa breast, and then pataas hanggang sa brain. Okay. No, nagbibigay yan ng protection, nutrition and protection diyan sa mga organs natin diyan sa binanggit natin kanina. Okay. Pero syempre yung tamang dosage, halimbawa ilang kapsula sa isang araw o di kaya yung tamang oras ng pag-inom ay case to case basis po yan, depende sa karamdaman at kalagayan ng pasyente. Kaya dapat magpakonsulta po sa ating tanggapan para tama po yung maging rekomendasyon sa inyo. Kung kayo po yung nagnanais magpakonsulta, ito po ang ating mga address. Meron po tayo dyan sa mga probinsya ninyo, sa Pangasinan, Pampanga, Cavite, Batangas, Bataan, Nueva Ecija, marami pa po. Alamin nyo yung buong mga detalye sa pamamagitan po ng pag-text sa 0998-568-8323. Pakiusap po, kung kayo po yung magte-text, huwag kalimutan ang pangalan, taga-saan at ano ang inyong karamdaman. Ito po muli ang ating numero 0998-568-8323. Ikaw ba ay may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation. Sa Baliwag, Bulacan. Tuwing Huwebes, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Unit 8, Dialago Complex, BRT Highway, Baliwag, Bulacan. Nasa harapan ng main entrance ng SM Baliwag. Sa Baliwag, Bulacan po, every Thursday po ang ating free health consultation dyan. Magpunta po kayo every Thursday morning, mga 7 o'clock po, nag-i-start na po tayo. Agahan nyo po para po maabutan ninyo ang ating scientist inventor na si Mr. Richard Nixon Gomez. Ito po ay matatagpuan sa Unit 8, Violago Building, BRT Highway, Baliwag, Bulacan. Para po madali nyo makita, kung alam nyo po ang SM Baliwag across the road, yun po ang Violago Building. So,
papunta lang po kayo. Napakahaba po ng parking doon. So sa gawing dulo lang po tayo, makikita nyo po ang ating mga volunteers dyan na nag-a-assist. Yan, magkita-kita po tayo dyan every Thursday morning. Andun ka, Ate May, yes. Ate Ann, yes po, every Thursday po. Kuya Matt, andun ka din. Madami bang tao nung last week? Oo, grabe. Marami tayong pasyente ngayon, lalo na ngayon na marami din nakakapakinig sa atin. Oo, tama. At syempre, nabanggit mo yan, marami yung nakakapakinig sa ating programa. Pero ewan ko lang ba ano yung hinihintay bago pumunta sa ating tanggapan. So, mas maganda po na magpakonsulta habang maaga pa ang inyong problema para wala pa masyadong komplikasyon at hindi pa ganun kalala yung karamdaman. Habang hindi pa humina ng todo yung inyong katawan, bigyan na natin ng solusyon ng inyong problema. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, yung susunod na blood test, tapusin natin yung CBC. Kasi maraming sangkap, maraming components yung ating dugo. Natalakay pa lang natin yung pula. Ano yung susunod, Kuya Matt? Sige, pag-usapan natin ngayon yung white blood cells, ano yung nakikita natin, WBC. No, ito naman yung part ng ating immune system na kung saan, kasi ang immune system natin kapag merong pumapasok na infection sa ating katawan, parang nag-create yan ng mga sundalo. No? Uh-huh. Sila yung kumagalalaban sa mga infection. Parang ito yung pinag-aaralan natin nung elementary, yes. No? Mm-hmm. So, kaya nga importante na malakas o ang ating immune system, kaya nga diba, sabi nga, kung mahina ang immune system mo, madali kang dapuan ng sakit, madali kang mahawa, mahina ang katawan mo, so dapat malakas yan. Depende rin naman kasi sa lifestyle natin yan. Uh-huh. So itong white blood cells na to, ayun nga, mag-recreate siya ng sundalo na lalaban sa mga infections. Halimbawa, kung mayroon kang pneumonia, no, yung sakit, uh-huh, isa sa sakit sa baga, or kung mayroon kang UTI, mataas ang infection mo, ang mangyayari dyan sa white blood cells, tumataas yan, ano, tataas yan. At yun nga, pag tumaas yan, syempre hindi maganda kapag mataas siya. Aha. Uh-huh. Yun. At, kailangan nasa tama, yes, lang. Oo. At ang ano niyan, ang karaniwan niya na reference value na para meron tayong basis, ano, yung 5 hanggang 10 lang. Pag lagpas ng 10, so hindi maganda, no, mataas yung white blood cells mo. So ganun lang naman 'yon. At isa so, pa, imbis na kalabanin niya yung masama, yes, eh kakalabanin niya na rin yung mga normal na cell. At kapag nalaman, at kapag nakita nga na mataas yung infection mo sa katawan, susuriin 'yan at aalamin kung bakit mataas yung infection, kung ano yung pinanggalingan niyan. No, at yung pangatlo naman yung platelet. No, okay. Ayan, platelet, ito yung clotting mechanism ng sa dugo na halimbawa pag nasusugatan ka, ang nangyayari iyon yung nagbabara. No, mapapansin mo, hindi ba, pag dati nung bata tayo, pag nadatapa tayo, di ba? Nung bata pa. Oo. Kailan yun? Dapat, dapat kasi pag nasugatan ang isang tao, kaya nahiwa, few seconds lang dapat nagka-clot agad yun. Yeah. Kasi merong times, may seconds lang talaga na dapat mamumuo siya. Tapos kapag once na hindi siya namuo, yung continuous yung bleeding, ibig sabihin, mataas ang, mababa yung platelet, yes, mo. Ito so, yung problema ng mga may dengue. May dengue, di ba? Nakikita natin, pag may dengue, may rashes po. So, pag nakita yun, napakaraming rashes, yung pula-pula na patche-patche sa ating skin, ibig sabihin, may signs na yun ng dengue. Ang delikado, kapag bumagsak talaga ng tuluyan yung platelet, usually 150 to 400 or 450 ang platelet. So, ang nangyayari doon, nagkakaroon ng bleeding. Pwedeng lumabas yung dugo, sa ilong, sa tenga, o di kaya sa gums, o di kaya sa mga mata, depende kung saan sila pwede. At tuloy-tuloy yung mga pagduo. Yun, na parang gripo lang. So, kasi, delikado yun. Ano yung binibigay nilang, ano yung sinasabi nilang pagkain, pampataas daw ng platelet? Ah, yung ano tawag nito, yung ano yun, yung parang halaman? Tawa-tawa? Tawa-tawa. Sa mga nadidengue, yun ang binibigay. Pero sa atin po, hindi na natin kailangan ng tawa-tawa. No? Moringa Cure Plus lang. Kasi di ba pagka may dengue ang isang tao, wala namang binibigay na gamot sa hospital. Iko-confine lang ang pasyente. Tapos blood transfusion. Mumonitor lang yung kanyang platelet. Mm-hmm. So, yun lang ang ginagawa. Pero hindi talaga, wala talaga silang binibigay na gamot. Pero sa atin, Moringa Cure Plus. Uh-huh. Ulitin po natin, Moringa Cure Plus, malunggay na pinalakas ng Picure para po sa kompletong nutrisyon at proteksyon para sa inyong katawan. Pwede ito para sa bata at saka sa matanda. Safe din ito sa mga buntis. So kung kayo po ay may karamdaman or may nakita problema sa inyong katawan, no, puntahan niyo po kami sa ating mga tanggapan. Pag-uusapan natin ano yung tamang gamot para sa inyong sitwasyon. Meron tayong free health consultation every Tuesday. Andyan ho yan sa Balanga, Bataan. Pakinggan niyo po ang ating address. Nagdadialysis ka ba at sinabing habang buhay ito, maaari kang gumaling?
magpunta sa aming free consultation sa Balanga, Bataan, tuwing Martes, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, Nading Rueda Apartment, 135 Magsaysay Street, San Jose, Balanga, Bataan. Across Capitol Methodist Church, across Tomas del Rosario College. Every Tuesday po, meron po tayong ginaganap na free health consultation sa Balanga City, sa Bataan. So, nandyan po kami every Tuesday. Nagsisimula po kami ng 9 o'clock hanggang mga alauna po ng hapon. Para madali nyo po makita, hanapin nyo po ang TDEL or ang Tomas del Rosario College. And then across the road, makikita nyo po ang free parking lot. And then dyan po sa may left side ng parking area, makikita nyo po sa left side ang green na building. Nandyan po kami sa Nading Rueda Apartment, second floor, Unit F. Every Tuesday, 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Magkita-kita po tayo dyan. Tama yan. At kung nalilito po sa ating address, ito ang numero na dapat ninyong itetext. 0998-568-8323. Lista niyo po yan. I-save sa inyong cellphone. 0998-568-8323. Tandaan po kung mababa ang inyong dugo o may nakitang nangangailangan po ng kumpletong nutrisyon para po sa inyong pamilya, Moringa Cure Plus ang kailangan, malunggay na pinaghalo sa Picure. Picure, the world's most powerful natural antioxidant is here. Picure helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. Picure helps fight free radicals in the body, thus helps slows down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from luyang dilaw, and piperin, extracted from siling mahaba. Picure, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide. Marami hong listeners dito sa ating programa. Binabati ho namin kayo ng isang magandang umaga. Yan. Sa mga bagong bukas po ng kanilang mga radyo, ang ating programa po ay Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Andirito ho tayo sa radyo DZXL 558 tuwing Sabado ng umaga, 6 a.m. po yan, alas 6 ng umaga hanggang alas 7.